What's up, GFam? Magic back with another video. And in this video, guys, pag-uusapan natin ngayon weight training systems. Ano to? Straight sets, drop sets, super sets, pyramid training, reverse pyramid training. Lahat ng yan, i-explain natin in detail. And ano ba yung science behind this weight training systems? And kailan kaya yung pinakamagandang time para i-incorporate natin itong mga techniques na ito sa ating workout program? If that sounds interesting, wala nang paligoy-ligoy pa, roll intro. Usapan muna natin unang-una straight sets or simple sets, regular sets. So ito ang ibig sabihin niya is ipe-perform natin yung isang exercise nang iisa lang yung weight natin. For example, bicep curl. And yung bicep curl natin, kunyari each dumbbell natin is 30 pounds. So first set natin, 30 pounds ang gamit natin for 8 reps. Second set, 30 pounds, 8 reps ulit. Third set, 30 pounds, 8 reps ulit. So dito mapapansin natin, pare-parehas yung weight natin and pare-parehas din yung reps natin. And yan mismo yung dahilan kung bakit siya tinawag na straight set. So, napakadaling intindihin. So, ano naman masasabi natin dito sa straight sets na to? Itong straight sets, kung relatively mabigat pa rin or challenging pa rin yung weight natin, pwedeng-pwede pa rin siyang makapag-build ng muscle. And isa to sa bread and butter ng bodybuilding or weight training systems dahil pinaka-basic siya and hindi pwedeng maalis to sa pinaka-common na weight training programs out there. So dito naman gusto ko i-bring up yung tinatawag nating modified straight sets. So for example, makikita natin iba-iba yung reps niya pero parehas lang yung weight niya. So ito is straight sets pa rin to. Dahil kung mapapansin natin, iisa yung weight. Pero yung reps is nagvavary dahil tayo is hindi tayo ganun kagaling mag-preserve or mag-maintain ng reps. Lalong-lalo na kung tumatagal na tayo sa sets natin. Lalo na kung set 2, set 3, kung nari set 4 pa or mas marami pang sets yung ginagawa mo sa isang certain exercise, mas mahirap mag-maintain ng dami ng reps. Pero at least kaya natin i-maintain yung intensity or yung bigat nung binubuhat natin. So overall, straight sets, napakagandang training system nito. Pwedeng-pwedeng siya i-include and seen siya sa napakaraming workout program and isa sa pinaka-basic and hindi dapat nating maliitin na technique pagdating sa rep schemes natin or sa sets natin. Alright, moving on sa pangalawa, drop sets! Ito namang drop sets, basically, ang ginagawa natin dito is yung unang-unang set natin is siya yung pinakamabigat. So for example, sige, wag na tayo lumayo, bicep curl ulit. Yung first set natin, kunyari 30 pounds, is drop tayo to 20 pounds. And then pagtapos natin i-rep out yung una, i-rep out natin yung pangalawa, punta na tayo, drop ulit tayo, 10 pounds naman ngayon, and then i-rep out natin yung pagtapos ng 10, drop ulit tayo 5 pounds. Yan ang ibig sabihin ng drop set yon. From the word itself, drop. So dumadrop tayo ng weight kada tapos. Kunwari nagsimula tayo 30, 20, 10, and then 5. So drop siya ng drop. Ano naman ang effect nung drop sets natin? So ito is mas marami tayong na-accumulate na volume dito. And mas intense itong weight training system natin na to dahil lagi siyang ginagawa as finishers. So ito, hindi ko to recommended sa main compound lifts natin. Main compound lifts, ibig sabihin maraming muscles yung gumagana sa katawan natin or multi-joint movement. For example, bench press, pull up, squat, deadlift, yung mga yan. So ito, usually ginagamit siya sa mga isolations tulad ng tricep extensions. So tricep extensions, bicep curl, yun yung mga ginagawa natin sa cable. So una, mabigat muna, and then gagaanan natin, rep out, gaan, rep out, gaan, and then rep out. Yun, intention, talagang burn out, and napakasarap sa pakiramdam pagtapos yung drop set natin. Alright, moving on na tayo sa pangatlo, which is the superset. Superset is basically two exercises done without rest. So for example, bicep curl. Pagtapos natin mag-bicep curl, pagkatapos mo mag-set nun, drop mo na yung dumbbell na ginagamit mo and then go straight to your next exercise. For example, tricep pushdown. So bicep curl, pagtapos mo mag-rep out, drop,
tricep pushdown, rep ka na agad. So ito, ganun pa rin, napaka-intense nitong training system natin na to. And ito, usually ginagawa to sa antagonistic muscle groups. Dito wala ako mismo, no? Wala pa akong nababasang research about this. Pero siguro meron na. Pero nakikinig tayo nung expert opinion nung mga world-class athletes natin, yung mga world-class strongman natin, namely Brian Alger. Fan talaga siya ng mga supersets. And nakakatipid din tayo sa time. And oo nga pala, yun pa ang isang benefit ng superset. Intense na siya and nakakatipid pa tayo, mabilis. Lalo-lalo na kung short ka sa time. So yan, usually, sino superset niya? Yung bench press. Isipin niyo, napakabigat na bench press dahil strongman. And then, pagtapos niya mag-bench press, go straight into the rows. So, kung mapapansin natin, chest and back. So, magkatalikuran. And then, iba pa niyang sinusuperset is the pull-up and then the overhead press. So, kung mapapansin natin, isang pushing and isang pulling movement. So, yung example naman natin yung nauna, bicep curl and then the tricep push down. So, isang pull and isang push. So, yan yung mga sinusuperset natin. Alright, moving on naman sa susunod, which is the pyramid training. Itong pyramid training, kung may imagine natin yung pyramid, ang pyramid is pataas siya, di ba? So, ganun mismo yung ginagawa when it comes sa pyramid training. So, magsisimula tayo sa mababang weight. So, huwag na tayo lumayo, bicep curl na lang ulit tayo. Magsisimula tayo, for example, sa 15 pounds. So, i-rep out natin yan. Pagkatapos ng 15 pounds na set natin, susunod na natin is mas mabibigat. No, so 15, pwedeng umakyat tayo sa 20, and then 25, and then 30. So kung mapapansin natin, nag-a-ascend or pataas, nagpipyramid up tayo doon sa weight. So overall, napakagandang system nitong pyramid. And ang maganda dito is parang napaprime yung brain natin and i-handle natin yung pinakamabibigat, yung main sets natin for that particular exercise. Alright, move on na tayo sa susunod, which is the reverse pyramid. So, kabaliktaran naman nung ating pyramid, no? Reverse pyramid niya. So, dito, kung mapapansin natin yung pyramid, umaangat tayo sa weight. Dito naman is kabaliktaran. Basically, yun lang. Kabaliktaran siya talaga, no? So, unang-unang set natin, mabigat agad. So, dito, nakakagulat, no? Mabigat agad. Pero alam nyo ba, ito, out of all na diniscuss natin, ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng training system. And ako mismo hanggang ngayon, ginagawa ko to. Lalong-lalo na sa main compounds natin. Dahil dito, i-explain ko kung bakit. So, define muna natin no, kung ano yung reverse pyramid. Yun nga, magsisimula tayo sa mabigat and then pababa tayo ng pababa. For example, bench press. So, dumbbell bench press. So, kunyari magsisimula tayo 90 pounds each. So, rep out natin yon for mas mababang rep. For example, 6 reps and then 90. So, mabigat. Relatively heavyweight. Pagkatapos nun, is drop tayo. Sabihin natin 80 or 75 pounds each. So, rep ulit natin yon around 8 naman, no? So, una 6, susunod 8. And then, pagkatapos nun, is drop ulit tayo mga around 70 or 65. So, medyo gumagaan na. And then, rep out natin yun around 10 to 12 reps na. So, kung dito mapapansin natin, nahihit niya yung perfect spot dahil meron tayong mabigat na set. And dito, mapapangalagaan natin yung strength gains natin. And according din ito sa science na kapag hinahandle natin yung mas mabibigat na weight, dun tayo nagkaka-strength gain. Kahit common sense na lang gamitin natin, talagang ganun yung magiging effect. Kasi sinasanay natin yung body natin na gawin or i-handle yung mga ganung weight, i-handle at tapusin yung ganung task. So mag-a-adapt siya para dun sa activity na yun, para matapos niya ng maayos yung lagi nating ginagawa at ma-survive niya yun. And on top of that, meron din tayong hypertrophy or hindi rin natin napapabayaan yung volume and nahihit din natin yung 8 to 12 rep range para naman sa muscle growth. So meron tayong strength, meron tayong muscle growth. So para sa akin, isa to sa pinaka-favorite ko talaga and hanggang ngayon ginagawa ko. So yun lang para sa weight training systems natin. Kung may gusto kang topic na gusto mong i-tackle natin and gusto mong i-explain natin yung science behind that, comment down below and I'll make sure na babasahin ko yan lahat. Please don't forget to like, comment, and subscribe. Alam nyo na yan, GPAM, dahil dito, we are all about helping each other, giving you the information na kailangan mo para maabot yung mga goals mo. Maraming salamat and I will see you in the next video. Peace!